Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Logis CCU Academy. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is bakit pabalik-balik ang sipon ng manok mo? Kahit anong gamot mo, pabalik-balik sila at parang hindi gumagaling. So alam kong nangyari na sa inyong lahat ito. Isishare ko lang din sa inyo ang karanasan ko na katulad din sa inyo nung hindi pa ako masyadong marunong gumamot at hindi ko pag-aanong naiintindihan ang sistema ng paggagamot sa mga manok. So, katulad nyo rin dati, meron din ako mga ganyang manok. Kahit anong gamot ko, kahit anong turo ko, kahit anong subo ko ng mga gamot. So, kumbaga, lahat na ng paraan, lahat na ng gamot, lahat na ng sistema ginawa ko, hindi pa rin gumagaling. At minsan, natuwa ako, gumagaling na sila. Gumaling ng isang linggo, after that, balik na naman ang sipon. So, gamot na naman ako. So, kumbaga, parang nakakasawa ang ganun, saka napakagastos. Nakakasawa, nakakagastos. So, kumbaga, alam ko nakaka-relate kayo dito. Tapos, minsan pa, sa sobrang kagagamot mo, namamatay, namumutla. So, talagang devastating and nakaka-low moral ang mga ganung pangyayari sa farm. And normal yan, normal na mapagdadaanan mo yan, kung talagang hindi nyo pag-anong naiintindihan ang sistema at ang paggagamot ng mga manok. So I will share with you a specific tip today kung paano gagawin. So unang-una muna, kailangan nating maintindihan kung bakit. So bakit pabalik-balik ang sakit ng manok mo? So sa sipon, unang-una, dahil sa maling paggamit ng gamot. Maling paggamit ng gamot. So, di ba kadalasan tontuwa tayo, gusto natin mas mabilis ang epekto. Mabilis ang epekto ng gamot, pag binigyan natin, tayo kaagad ang manok natin, magaling na kaagad. So ang hindi natin alam, yung mga ingredients or laman ng gamot. So minsan, nagbigay kaagad tayo ng gamot na talagang tumayo ang manok natin, tumayo ang manok natin, gumaling. Then after a month, after a few months, nagkasipon ulit. Medyo natagalan ulit bago siya pagalingin. And then after that, bumabalik na naman. So I will tell you why. Unang-una, ang mga gamot is mataas na level ng antibiotic ang ginagamit ngayon. So kung ang ginamit mo is gusto mong fast acting, mabilis, gusto mong talagang mabisa kaagad, binigyan mo kaagad siya ng napakataas na antas or level ng antibiotic. So ngayon, gumaling siya dahil syempre, yung challenge sa katawan niya, yung infection sa katawan niya is mababa kumpara sa kalidad ng gamot o sa level ng gamot na binigay mo. So talagang e-epekto siya. Ang problema, nagkakaroon ng immunity ang katawan niya. Nagkakaroon ng bacterial resistance. So pag binigay mo siya ng sobrang taas ang dosage ng gamot, sobrang lakas na gamot, gagaling siya sa una, pero pag nagkasakit siya sa mga susunod, posibleng hindi na siya gumaling. Posibleng pabalik-balik na lang kasi sanay na ang katawan niya. Sanay na ang katawan niya sa ganung klase ng gamot at medyo mahihirapan ka ng gamutin. Pabalik-balik na dahil ang bakterya, ang infection, immune na ang katawan niya. Immune na ang katawan niya sa ganun. So kailangan mo pa ng mas mataas na level ng gamot. So eto, nagbigay ka na naman ulit ng mas mataas pa na level ng gamot para gumaling. Now, gumaling naman siya. So gumaling siya dahil mas mataas na level. Kaya lang, yung mga ganong klase ng manok, kung papansin ninyo, at the age of 2 years, 3 years old, pumuputi, dumidilaw na ang mata hanggang sa mabulag. So ibig lang sabihin yan, tinamaan na ang atay, tinamaan na ang internal organs ng mga alaga ng manok dahil sa kabibigay ng antibiotics. So it's really important na alamin natin ang level ng infection, kunyari, sipon. Kung sa ilong pa lang naman, pwede kayong gumamit ng mga tylosin, bromhexin, amoxicillin, pwede yan. Kasi, kumbaga, yan ang gamot sa primary level ng infection. Tapos, pag medyo napabayaan ng konti ang sipon, nagkakaroon ng plema. So, yung plema, hindi kayang ilabas ng mga manok yan. So, kailangan muna ng medyo mataas na level na mayroon ng laman na bromhexin. Kasi ang bromhexin, that is a mucolytic na pantunaw ng plema. So that's the only time na magbibigay ka lang ng ganyan. Kasi kung sa sipon pa lang ang sa ilong pa lang ang sipon, binigyan mo ng may bromhexin kaagad,
medyo may epekto na yan sa liver ng manok na hindi naman nagagamit sa pagpapagaling sa kanya. Kasi nga, sa ilong pa lang naman eh, primary infection pa lang. So pag medyo napabayaan, lumala, saka lang kayo gumamit ng medyo mataas na level ng antibiotic. Pero as much as possible, huwag nyo nang hayaang dumating sa ganong level. So yun lang guys, I hope I was able to share with you something about sa pabalik-balik na sakit o sipon ng manok using antibiotics. Thank you very much.